All set na daw mga kababayan para sa zona, third zona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ating armed forces, ready na po yung security. Patihan niya siguro Mr. Maravillas yung kontrasona ng mga naosog. Ready na rin. Ready na po. Nauna na. Pero yung kontrasona po, fake news man yan po, mga kababayan. Lahat lang paninira. Mismo, yung ating mga Taipans, kinontra yung mga kinakalat nila, mga kababayan na paninira sa ating administrasyon. Na yung mga negosyante na, mga investors, nagsisipag-alisa na, alsabaluta na dito sa ating bansa. In-interview po ng ating mga batikang mga kasamang broadcaster, journalist po. Alaman na niyang katotohanan. Galing mismo sa bibig ng ating mga Taipans. Ito po yung interview ni Kato Ning, mga kababayan. Sabi dyan, Enrique Raso Jr. delves into the developments shaping the energy sector in Bagong Pilipinas exclusively on Through the Lens with Anthony Taberna. Pakinggan natin yung parte, portion, mga kababayan, ng interview ni Kato Ning. Ang mga investors daw ngayon, wala nang tiwala. Kaya daw po yung mga Taipan, binubuhat na yung pera nila, inilalabas na, dinadala na sa ibang bansa. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun. Kung meron bang gumagawang gano'n, bahala sila sa buhay nila. Kami nag-iipit. alam niyo yung mga one-liner nyo na yun, ang, kaya kayo nagte-trending. Di ba? Paninira lang po, mga kababayan. Mismong yung ating mga investors dito, mga big time na mga businessmen na nagsasabi, inian niya yung totoo. Pero halimbawaan niya, kung hindi sila interesado, may mga investors na hindi interesado, bahalaan niya sila sa buhay nila. Kamihan niya yung papasok. Di ba? Mas maganda nga po, di kulang yung competition sa kanila. Sila na mismo yung maglalagak ng kapital, investments dito. Pero ang katotohanan po niyan, marami na po yung pumasok na investments. Pati nga po yung Maharlika Investment Corporations magsisimula na po sa pag-invest po sa mga energy projects. Yan po yung mga magagandang balita. Huwag kayong nakikinig doon sa mga nausog vloggers. Lahat lang bad news doon. Paninira, kasinungalingan, black propaganda laban sa ating Pangulo. O tingnan ninyo itong balita dito sa Inquirer. The country's first sovereign wealth fund is poised to make its first investment, most likely in renewable energy. After fund manager Maharlika Investment Corporation, MIC finally approved its investment and risk management framework. Sabi dyan po, during its 12th board meeting presided by Finance Secretary and MIC Chair Ralph Recto, the board approved the Maharlika Investment Corporation's founding principles and framework and encapsulating its overall mission, governance structure, and high-level investment approach for 2024 to 2028. Maglalaway nito, mga kababayan, yung mga nausog. Di ba? Lalo silang sasama yung loob kasi ang objective po ng nausog, harangin po ang pag-asenso ng bagong Pilipinas. Ibalik tayo sa dark age, mga kababayan, ng tukang-tukang. Di ba? Payag kayo sa ganon. JK, tukang-tukang. Walang ibang bukang bibig, mga kababayan. Lagi na lang EGK, tukang-tukang. So ito yung ating itong ginagawa ng ating administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mismo ang mga investors, mga negosyante, big Taipans ang nagsasabi po. Pero balikan ko muna yung kwento sa paganda po ng suna ng ating Pangulong Bongbong. Mamaya yung mga statement sa iba pang mga Taipans, mga businessmen including yung may-ari ng SM. In interview po, alamin natin kung ano ang kanilang paningin sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Gumanda ba yung ating yung takbo ng ating ekonomiya, yung negosyo po? So ito muna yung sabi rito sa balita ng Manila Bulletin. All security preparations daw in place na for the third suna ng ating Pangulo sa Batasang Complex sa Quezon City on Monday, July 22,
2024, sabi ng Armed Forces. Si Colonel Cerces Trinidad, Chief ng Public Affairs Office, nagsabi na 500 military personnel will augment the main security force ng PNP. Ang mamumuno po si Brigadier General Eric Macaambak, Commander ng Armed Forces Joint Task Force, National Capital Region. Magiging parte siya ng 23,000 contingent deployed. Pero ang security force, mga kababayan, will be fielded on the ground. Composed ito ng 17,000 PNP personnel and supported by the Armed Forces, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, MMDA, and Land Transportation Office. So yun, mga kababayan, ang strong security na bibigay sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa zona niya. Kasi po, kailangan alertado ang ating Armed Forces, lalo't may naghihintay pong designated survivor. Nakamonitor lang, mga kababayan, naghihintay ng pagkakataon yung designated survivor. Inappoint niya yung sarili niya at hindi daw joke. Di ba? Nag-start na po yung kontrasona nila Kaya lang, kukunti lang po yung nauuto nila. Ngayon, going back doon sa ating sinasabi kanina na magandang liderato po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, galing mismo sa paningin ng ating mga business taipans dito sa ating bansa. O ito naman po si Lance Gokongwi. Ano yung sinasabi niya, mga kababayan, tungkol sa ating Pangulong Bongbong? O ito yung interview ni Tony Lopez yata ito, mga kababayan. President, yung naiba sa kanya is he's really actively seeking out consulting with various representatives of the private sector. And I think nakakagana as a business person, parang... Wow. It's the first time it has happened. Parang talaga, that the president is so accessible to talaga, business tycoon. Talagang, I have to say, for such a busy person to reach out, talagang nakakagana, no? Tapos second, never pa once siya na late sa isang meeting. Palagi siyang on time, ha? Palagi siyang on time. So it's really, I would say it's very special. O, diba? Siya lang yung ganun, mga kababayan. Sabi mismo ni Lance Gokongwi, kahit si Dante Ang, mga kababayan, si Ramon Ang ng San Miguel Corporation, tuwang-tuwa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hands-on niya talaga itong ating presidente. At talaga niya, we have our visionary leader, si BBM. Ayan po si Katon Ying, interview kay Ramon Ang ng San Miguel Corporation. The government is very cooperative, especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Uh-huh. Bira yan, ha? Uh-huh. Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Uh-huh. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Ako, tingin ko, after 2020, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganun? Tingin niya daw, after 2028, after BBM, mga kababayan, presidency, mamimiss ng mga Pilipino ang ating Pangulong Bongbong. Kaya kailangan po may continuity yung kanyang pamamahala at ang akma na magpapatuloy sa kanyang pamamalakad po. The same yung vision at talino. Si Martin Romualdez po. O, diba? Pero pag pag si Inday po ang umupo dyan, ang magpipiesta po, si Jinping. At yung mga pogo. O, diba? Mga kababayan? O, ngayon, what about yung problema natin sa electricity, sa kuryente? O, ito po yung interview ni Archie Nieto, aka Thinking Pinoy, sa DMCI Holdings CEO na si Sid Consonhi. Pakinggan natin, mga kababayan, yung porsyon ng kanyang sinabi. Ang i-expand ngayon yung mga power namin sa mga island. Kasi ang gusto ni Presidente, bigyan ng kuryente halos lahat ng tao. So, pinipilit namin mag-expand ng capacity. Nakakaawa lang talaga pagka yung mga tao po na simpleng ilaw lang sa bahay, wala. Pero yan, mawawala yan. Siguro bago matapos yung term ni
presidente, almost 100% na tayo. Malagay salamat po. Naman. Diba, mga kababayan? Ngayon naman po, in terms of job creation, na-interview ni Tony Lopez po, si Teresita C. Coson, yung vice chairperson po ng SM Investments. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi, mga kababayan. We were able to do at 100 job fair already this time. Plus 100 board, job fairs every year? Wala pang isang taon. This was born out of the meeting with PBBM on the PISAC jobs. And how many people have been employed? People who went there was about 70,000. I think those that were employed was about 10,000. 10,000. That's a very good ratio. Huh? Because ano, face-to-face. Event. Umayag po kayo na ma-interview on television. Well, we're here because I think I'd like to show that, you know, with a positive attitude, we really can grow. And so in this time when there are a lot of maybe discontent, you know, there are, it's a matter of how you look at things. Yeah. If you look at things more positively and you can continue to do what you are doing and we can grow. I think we have to change our mindset. And look at things from a more positive mindset. Sabi ko sa inyo, pag-asenso po, mindset lang yan. This is a good country. The economy is very strong. The growth is almost 6% for 2024 is the highest in ASEAN. That's right. But in most parts of Asia. If it's not because of the geopolitical uncertainties left to ourselves, we're really going to do better and well. There are a lot of people who wanted some changes. Well, change doesn't come overnight. And it has to come, you know, everything starts. Change takes time to take traction. Yes, it needs patience. Yeah. Kita ninyo? Consistency. Yeah. It can ganyan ang sekreto po. A certain period of time. So, hindi yung reklamo ng reklamo. There are some people tulad who ng are mga negativities so ng mga nausog. I would say that maybe the best is just change the mindset. Yeah. No? If we look into the nothing can be change. Yeah. Change your mindset. Bagong mindset, bagong Pilipinas. And even in the private sector, it takes us a while to grow our business as well. So I think we just have to be more patient. Yeah. Patience. You know, patience and integrity and counter flowing in investment is a character of SM Group. I remember Tatang Henry C. Sr., the founder of SM. He was telling me that his best investments came at the lowest point of the economy. Yes. He bought North Edsa property after the people power, no? Yes. Yeah. And he also bought the SM. No, that was before. But our economy was really tank at that time. After the assassination, no? After the assassination. Yeah. Then he also bought SM Mega Mall. At a low point in the economy and in the political scene. Yes. Yeah. And he bought Mall of Asia property when nobody believed that property would take off. Yeah. So it's amazing feel of the business. Yeah, because he always believes in the Philippines and he has been telling us when we were growing up that this is the place that we should grow old, this is the place that we should grow. Yeah. And so where we are right now, it shows what he was envisioning was correct. Yeah. So all those time we just keep on rolling and rolling and that's how we grow. Yeah. So tama mga kababayan yung ating mga sinasabi. Yan mismo, galing sa bibig ng isang tycoon, kailangan positive lang palagi. And that should be the mindset ng bawat isa sa atin kung gusto nating umasenso sa buhay. Kaya yun ang gustong baguhin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung pag-uugali natin, how we behave, paano tayo mag-isip? Kaya po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya pinapatulan yung mga negativities ng mga nausog, yung mga paninira sa kanya ni Maudigs at ng buong pamilya at yung mga pagtantrums po ni Inday, hindi niya pinapatulan. Tuloy lang siya sa pagtrabaho para maiangat ang bagong Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas mindset na dapat i-adapt ng bawat isa sa atin. Si Inday po, yung pagkanta pa lang ng bagong Pilipinas theme and pledge, ayaw niya.
Doon pa lang po, bagsak na. So anong asahan mo sa isang leader na ganyan, mga kababayan? Kayo ni Tim siya, ayaw niyang makisama dahil lang po sa pagkawala ng confidential fund. You see? At ngayon po, yung mga nausog, ikot ng ikot sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Ngayon nga, sa Liwasang Bonifacio, may rally sila. Ang marinig mo po sa kanila, lahat masasama, lahat paninira. Huwag nating pag-aksayan po ng panahon ng mga katulad nilang mga tao po. Sayang ng pasahod kung ilulukluk natin sila, mga kababayan, sa posisyon sa 2025 at lalo na sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. Di ba po? Ayan man lang po ang ating maiksing video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.